Plano po ng pulisya na magpatupad ng curfew sa mga bata para nga maiwasan na ang rambulan ng kabataan sa Maynila. Pero ang pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad, labag nga ba sa batas? Nakatutok si Cara David. Seryosong pinag-iisipan ng Manila Police District ang pagpapatupad ng 10 PM curfew sa mga bata ng Maynila, partikular na sa lugar ng Blumentritt, kung saan nagkaroon kamakailan ng riot ng mga kabataan. Ayon kay Chief Superintendent Rolando Nana, hepe ng Manila Police District, hindi naman daw sila nagkukulang sa pagpapatrolya sa lugar para maiwasan ng riot. Pero dahil hindi naman nila pwedeng kasuhan o ikulong ang mga menor de edad, nagiging paulit-ulit na lang daw ang problema. By 10 PM, kung dapat ay wala ng menor de edad na palaboy-laboy doon sa lansangan. Pero hindi sila pwedeng kasuhan for that? Oh, wala rin po. Talagang at least pwede silang i-round up? Ay, i-safe keep din po sila at i-turn over din po sa DSWD. Katunayan, nung mangyari ang rumble, dalawang menor de edad ang nahuli nila. Pero dahil parehong 15 and below ang edad ng bata, ibabalik lang din ng DSWD sa magulang ang mga ito. Ang problema, ayon sa batas, bawal na ang mag-impose ng curfew sa mga bata. Sa Section 57 ng Republic Act 9344 on Juvenile Justice and Welfare Act, bawal ipinalize ang isang bata para sa isang ordinansa na hindi naman ipinapatupad sa matatanda. Kasama na dito ang curfew. Si Manila Mayor Joseph Estrada naniniwalang nakaugat sa kahirapan ng problema. Ilang beses man daw nilang hulihin at sawayin ang mga bata, kung walang trabaho ang mga magulang nila, babalik at babalik din sa lansangan ang mga bata. Ang problema, bankrupt daw ng 3.5 billion pesos ang pamahalang lungsod ng Maynila, kaya di nila tuluyang mapatupad ang lahat ng anti-poverty program. What project can I introduce? Any project boils down to funding. So, I have to raise funds. Bankrupt po ngayon. Bankrupt. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.